Hello guys, it's a good sunny day to all of you. Ito, nagbabalik na naman ang J-Networks upang magbahagi ng konting DIY tutorial sa mga electronics na ating kinokompany. Shoutout nga pala dun sa mga kaibigan natin na laging sumusuporta sa ating video. At kung kayo po ay bago sa ating channel, click the subscribe button at saka yung notification bell para updated po tayo lagi sa mga video na upload. At sa kaibigan nyo, makikinabang din sa mga DIY tutorial na ito, huwag nyo pong kaligtang i-share po sa kanila. So, samahan nyo po ako at sama-sama nating talakay kung paano natin masusolusyonan ang problema sa isang induction heating stove. So, ang problema nga pala, hindi siya umiinit. Meron siyang power, pero hindi umiinit. So, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga troubleshoot na ating gagawin upang masolusyonan ang problema yun. Okay? So, check muna natin para makita natin kung ano yung depekto. So, power plug natin. Ayan. So, sa ngayon, meron siyang power. Umiilaw siya eh. Tapos, on natin. Yan. Kahit yung mga ilaw dito, mapansinin natin, umiilaw siya. Kahit yung fan, umiikot din. Kaso ang problema, yon, meron siyang tunog na nagbabas. Ibig sabihin, meron siyang problema o kaya nag-error. Kahit i-adjust natin, taasan natin, lagay natin doon sa 2000 watts. Yan. Hindi po siya umiinit. Dapat yan kahit mga 5 seconds, mararamdaman mo na iinit. Kaso wala. Okay, so alam na natin, hindi siya umiinit. Yun ang ating sosolusyonan. Okay, pagkaraan na matanggal yung mga tornilyo niya sa likod, mga screw, ito na po siya. Ayan. Ito yung mga components niya. Ito yung induction heating system. So ito po yung coil, umiinit po yon. Ito yung nagbabaga, umiinit. So kailangan natin mag-test one by one kung ano yung mga problema. Wala pong problema dito sa mga pindutan niya. Kasi kanina, nakita naman natin na umiilaw. Umiilaw siya lahat kanina. So, bypass muna natin yan. Ang ating i-check ay itong mga capacitor. So, meron po siyang tatlo dito. Isa, dalawa, tatlo. So, isa-isahin po natin i-check gamit ng capacitance meter. Okay. Lapit ko lang para mapokus, mahigit makita natin. So ito. Mga mabababa lang po yung mga rating ng mga capacitor na ito. So itong una, tingnan muna natin kung ano yung rating niya. 0.3 microfarad yan. Tapos itong isa, yung pangalawa, meron siyang 5 microfarad. At saka yung nasa baba, meron siyang 2 microfarad. Testingin natin ito. Gamit tayo ng capacitance meter. Yan. So nakaset siya sa 2 microfarad. Okay. So check natin. Para makita po ninyo. So magkabilang terminal, gamit tayo ng alligator clip, lagay natin doon. Okay. So tama po yung reading niya. Yan. 0.3 microfarad. So good condition po ito. Okay. Walang problema. Okay, dumapo tayo doon sa pangalawa, ito. 5 microfarad. So
set ulit natin kasi 2 microfarad lang yun. Dapat ilagay natin yung setting niya, baguhin natin sa 20 microfarad kasi 5 microfarad yung i-read natin. Okay. Ano reading niya? Okay. 5.3 5.5. So wala pong problema ito. Okay, itong isa baliktarin natin. Yan, 2 microfarad. Okay, meron po siyang 1.8 microfarad. So wala pong problema, okay 'yon. So yung mga capacitor niya, walang problema, good pa. So ang isusunod natin na check upin ay yung IGBT, ang nandito ito. IGBT at saka yung rectifier diode niya sa loob. Yan. So baklasin lang natin. Baklasin po natin ito. Itong heatsink niya para matanggal natin. Tanggalin itong heatsink niya. So itabi muna natin. Ito ang susunod ay ito. Ito yung IGBT at saka yung rectifier diode niya. So itong dalawang ating papalitan. Ayan, natanggal na po siya. Meron pa akong naitabi na kaparehas niya na tinanggal ko sa isang ibang induction. So ito yung ipapalit ko. So ayan. So ihinang natin. Okay, so pwede na natin i-assemble ngayon para matesting. Katapos natin na may lagay yung mga parts. Ito yung mga parts niya ngayon upang matesting. Okay. Itong takip. Okay, testing time. Lagay po tayo ng tubig. 2000 watts. Adjust natin. Yan. Karoon ng ilang saglit. Yan, antayin lang po natin.
Okay? Pwede na po siya.